message ko sa club mo? Okay. Ayoko. Matatamaan siya. Eh baka nga may ginawa siya. R.I.P. Claudine Barreto, 1979 to 2014. Ito ang caption ng kumalat na post sa social media na nagsasabing pumanaw na ang aktres dahil sa drug overdose. At para pabulaan na ng malisyosong balita, nagpaunlak ng panayam si Claudine upang ipakitang buhay na buhay siya. Ayon sa aktres, ilang taga-suporta niya ang labis na naapektuhan dahil sa maling balita. Ang Claudine niya na, na heart attack, isa naman na stroke. Sana masaya kayo sa ginagawa ninyo. Pinapahaba niyo lang yung buhay ko. God bless you na lang po. Isa raw sa pinangangambahan ngayon ni Claudine ay ang pagbabanta umano sa kanilang buhay. Ipinakita ng aktres ang bakod ng kanilang bahay na nasira. Mayroon din daw nakitang hagdan sa ilalim ng kanilang bakod. Pero nilinaw ni Claudine na hindi niya pinag-iisipan na may kinalaman ang kanyang estranged husband na si Raymart Santiago sa nabanggit na insidente. And why other people think na like si Raymart akala niya siya yung pinatatamaan ko. Ngayon kung natatamaan siya, eh baka nga may ginawa siya. Pero for the record, I never said it was him. It never even crossed my mind na siya yun. Dahil mga anak niya yung involved eh. Samantala, buhay na buhay pa rin ang away sa pagitan ng magkakapatid na Barreto. Nag-ugat ang bagong patutsadahan ng magkakapatid na Claudine at Marjorie Barreto sa ipinost sa Twitter ng legal counsel ni Claudine na si Attorney Ferdinand Topacio. Sa kanyang personal account na may username na @FerdyTopacio, the lawyer tweeted last May 27 and we quote, "Year of the horse pala. This could be Danny Barreto's year." Unquote. Ang tinutukoy ni Attorney Topacio na Danny Barreto ay ang panganay na anak ni Marjorie kay Kier Legaspi. Isang mensahe naman ang ipinost ni Marjorie bilang reaksyon sa naturang post ng abogado. Marjorie posted and we quote, "Are you trying to insult my daughter? Is that part of your job? You are not part of the Barreto family. You are just Claudine Santiago's lawyer. Refrain from insulting my kids. Look at the mirror more often. You are not as cute as you think. Improper. Questionable na nga ang closeness nyo. Imagine for you to make pakialam pa sa problema ng pamilya namin." Unquote. In another post, Marjorie screen captured the title of an audio file of Attorney Topacio's interview. Sa nasabing panayam, sinabi daw ni Attorney Topacio na bakit hindi na lang sina Marjorie at Greta ang pinatay online. Buwelta naman ni Marjorie and we quote, "Are you insinuating, Attorney Topacio, that Gretchen and I did that? I wouldn't waste energy on plotting evil against her. I am busy with my children. It's your camp who came out with that drama to get people to talk about your client who is too close to you. But to insult my daughter and to say na sana si Gretchen o Marjorie na lang ang pinatay online, you are overstepping. How long have you known a Claudine, Attorney Topacio? 1 or 2 years? We have known her since she was born. Stay put as her lawyer for her cases, but don't touch on me and especially any of my children." Unquote. Ilang sandali matapos itong ipost ni Marjorie, isang mahabang mensahe naman ang ipinarating ni Claudine Barreto sa kanyang nakatatandang kapatid through her Facebook account. The post reads and we quote again, "Why, Marjorie? Have you been trying to insult me for the longest time? And now even your daughter openly disrespects me. Teach your daughter manners and values. Are you trying to insinuate or are you being very malicious again of my being close to my lawyer? Refrain from putting malice and questioning my relationship with my lawyer or anyone. You are right. Attorney Ferdinand Topacio is not a Barreto or part of the family. But let me remind you, one who has a family of his own and children of his own. Never will he be a part of our family, nor will you ever be a part." Unquote. Kahapon Biyernes, dumulog si Marjorie sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong ayaw munang pabanggit ng aktres. Hininga ng Star Talk si Marjorie ng reaksyon hinggil sa palitan nila ng salita ng kapatid na si Claudine at ng abogado nitong si Attorney Topacio. Ayoko! Attorney, ikaw na! Marge, ano lang, message lang for... Ayoko talaga. Kasi sino yung message ko si Claudine? Okay, ayoko! Sa mama. Ayoko! Sabi nung mama kasi may letter daw siya.
Mapapapabuksan na lang. Papasahin niyo raw kapag mamatay siya. Oh. Una lang ito ng statement. Thank you. Well, the daughter is very hurt. And so far, wala pa namang public. Sana may, kung sincere man sila, sana may public apology. Yun ang sinasabi. Ay balak bang gumawa ng legal na hakbang ang kampo ni Marjorie hinggil dito? Si Marjorie is very protective of her own family, and so we explained to her that soon as you file any action, it will require further media exposure, your children will have to go to court. So she's considering these consequences if a case is filed. Sa isang statement na ipinadala ni Attorney Ferdinand Topacio sa Star Talk, mariin itong itinangging may mali siya ang kanyang Twitter post, maging ang panayam niya sa isang istasyon. Part of his statement says, and we quote again, "Sana bago nagbigay ng pahayag si Marjorie, ay sinuri muna niya ang statements ko. Besides, kung malinis ang konsyensya mo, hindi ka magiging belligerent. But I would not wish to further comment on the matter, unless again provoked, because it's evident Marjorie and I are not on the same wavelength." Unquote.